singing. Way oh, way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, way oh. Hello, mga kabessie, and welcome back to another video. So for today's video, as promised, so tradition na natin to, guys, na every year end is sinishare ko sa inyo ang aking best of 2021 na makeup, skincare. So yung mga products na i-mention ko sa inyo, guys, are all the products that I am using. So this video is not sponsored with any of this brand. And kilala nyo ako, guys, no, sa skincare talagang mabusising testing yung palaging ginagawa natin. So these are the products that work really well for my skin. May pasabog na naman ang Shopee sa atin. Isipin nyo, ha, kakasimula pa lang ng taon, as in the exact same day ng bagong taon, is merong shopping 1-1 New Year sale. So merong mga piso deals ang Shopee. Merong 11% off na voucher. And ang paborito ng lahat, mga kapatid, na kahit magkano man yung products na yan, if hindi free shipping, hindi ko bibili. So this coming 1-1 New Year sale is may in-offer si Shopee na free shipping with no minimum purchase. I repeat, no minimum purchase. So kung may mga 2022 essentials kayo na gustong i-check or mga products na gustong i-try, ka-free shipping po, guys, si Shopee this coming 1-1 New Year sale. So ayan, ang daming pasabog ng Shopee, ang daming nilang pa-promo. So make sure, guys, you take note of these promos and use these vouchers para maka-discount kayo, lalo na yung mga matagal nyo nang gustong iregalo sa sarili nyo or iregalo sa loved ones nyo. Ngayon kayo mag-checkout, mga sis, kasi sobrang bongga ng mga promos nila. So lahat, guys, ng products na i-mention ko sa video na to is nasa description box, so make sure you check those out. Mga kabesi, magsimula tayo ngayon sa skincare. The first product na talagang life-changing for me this 2021 is the retinol serum. So this one is from the Inky List. Actually, this December ko lang nalaman on how trending retinol is on TikTok. So, maraming klase ng retinol, guys. And kung naalala nyo, diba, noong 2018, noong nag-breakout ako ng malala, nag-consult ako sa derma, and I was prescribed tretinoin, kung ano mong gusto nyong tawag doon. So, it's a medication na ini-intake. Meron siyang mga side effects. So, make sure, guys, na mag-consult kayo sa dermatologist kasi minomonitor nila yan. So, nung medyo na-clear na yung skin ko, I stopped taking that medication. And I was watching a lot of YouTube videos kasi naghahanap ako ng bagong skincare na itatry. So, nakita ko tong Inky List na sobrang daming tao may gusto sa kanya on YouTube. Kung naalala nyo, is nag-suffer ako from maskne and it took a while bago ko siya na-treat. Lalo na yung mga PIH na naiwan niya sa baba ko. Like, sobrang dami talaga niyan. Maraming klase ng retinol and it comes in different potency. So, make sure na before kayo mag-add ng retinol sa inyong skincare routine, as much as possible, guys, mag-consult kayo ng derma. And at the same time, gumawa muna kayo ng patch test kasi baka mamaya may allergy kayo sa kanya. Also, another thing that you have to expect is there can be purging sa retinol. And it takes time for it to take effect. Alam nyo ba na it took 2 to 3 months bago ko napansin na talagang may changes sa balat ko? Nakita nyo yan? I think it was August nung start kong sinabi sa inyo na ginagamit ko na siya. And until now, I am still using it. This is already my third tube. And yes, I keep on repurchasing and repurchasing it kasi nag-work talaga siya sa skin ko. Although, I have to warn you, guys, ha, hindi ko to in-incorporate sa skincare ko na everyday kagad. I use it parang twice a week muna and then again thrice a week and then four times a week hanggang sa maging everyday ko na siyang ginagamit. And nighttime lang siya ginagamit. Huwag na huwag kayo mag-apply ng retinol sa umaga because retinol can make your skin very sensitive to the sun. So, nighttime nyo lang siya ginagamit. And then, pagdating naman sa morning, guys, make sure you wear sunscreen. Speaking of sunscreen, dalawa yung sunscreen na ma-recommend ko sa inyo na less than 500 pesos. And ito yung mga ginagamit ko. So, this is the Garnier na Super UV Matte na sunscreen. It has SPF 50. This one is affordable. 329 pesos siya. Kaso, marami ako nakukuhang feedback na tacky daw siya sa pakiramdam. In which, na-compare ko nga siya dito. Mas heavy lang to sa skin. So, if you have dry skin, I think this one could possibly work for you kasi mas moisturizing siya. Between the two, mas nagustuhan ko tong sa Roman. So, this is the Budol by Gold Getters Club. Ilang beses nyo na to nakita sa lahat ng platforms ko. Hindi siya maligkit sa skin and at the same time, para na rin siyang primer. There are different kinds of primer. Merong moisturizing primers, merong blurring primers, yung mga silicone-y. Ito, it's a moisturizing primer. And even Billy is using this one and gusto din niya kasi hindi daw maligkit. This one also has SPF 50 and I have the variant, yung fresh. Tapos, ang gusto ko dito, guys, wala siyang white cast. So, itong toner from Oxycure, actually, wala na siyang laman. Pangalawang bote na namin ni Billy to. Pagpapangatlo na kami. So, ever since na-receive ko siya from Oxycure, we partnered for a video. Nag-work siya sa akin. Like, I've been testing this for months. And then, tinuloy-tuloy namin siya ni Billy. And kasi na-notice namin sa kanya, nabawasan yung mga blackheads namin. So, this one is a chemical exfoliant na rin.
Although I have to warn you, after nyo siyang i-apply, para siyang may film ng oil, pero hindi naman siya sobrang lagkit. But yun, you have to expect that. Pero kasi, since meron nga siyang BHA, tas meron din siyang PHA or polyhydroxy acid, so these are exfoliants, and at the same time, may mga brightening effects sila. So if problema mo is mga blackhead, in which yung main problem ni Billy is, ito yung gustong-gusto namin ginagamit as toner. Ang hindi ko lang talaga gusto dito, yung lalagyan, sana palitan nila. Kasi ito, tumatalsik siya. Like, kahit lagyan mo ng ganyan, kasi tumatalsik siya, bumubulwak. Ayun, Oxycure baka naman. Yun, packaging lang hindi ko nagustuhan sa kanya. I think it was 3 months ago when I worked with Common Labs and naubos na nga namin yung isang product while testing it out. So we bought another one. Skincare routine namin ni Billy, halos same na lang. Ito rin yung ginagamit niya. We tested yung Dream Cream ng Sunnies for I think 2 weeks. Kaso hindi talaga siya nag-work sa akin. Sobrang lagkit na lagkit ako sa mukha ko. Well, if you have dry skin, it could possibly work for you. Pero kasi ako oily skin ako. So malagkit siya sa akin kaya hindi ko siya nagustuhan. If you have oily skin, we recommend this gel moisturizer. We like this one kasi meron siyang vitamin C concentrate in which it gives a brightening effect sa skin. So for example, dull yung skin mo or may mga acne marks ka, nakakatulong talaga siya. Hindi siya malagkit sa mukha and it makes your skin really, really plump. One thing that you should never forget is also lip care. So ngayon ang ginagamit ko is tong Glossier na cherrybomb.com. I like it kasi very moisturizing siya sa lips. Although hindi siya lightweight ha, expect nyo na yun. This one has thick consistency. Medyo strong yung scent niya. So if you're not fan of scenty products, this is not for you. Another thing that I like, in which hindi ko in-expect na magugustuhan ko siya, is this one from Detail Cosmetics. Ito yung kanilang Jelly Lips na Lip Plumper. Gusto ko to kasi it really plumps my lips and at the same time, ang high shine niya talaga. If gusto ko na medyo juicy yung datingan ng lips ko, I use this one. So for lip care, ito yung dalawa na gustong-gusto ko. For the hair care, guys, and for the hair videos, a lot of you will ask, ate, anong kulay ng hair mo, etc. So I made a separate video on that, so you can watch this video. I'm gonna put the link there. Ano din yung mga hair tools and hair care products na ginagamit ko. Pero ngayon sa mga makeup na ginagamit ko, is ginagamit ko na sila previously, like way back 2019. So I don't think may mahanap kayo na parang sobrang bago dito. Except siguro sa mga products na Get Ready With Me. First product that I'm gonna recommend to you that you should definitely give a try is yung Get Ready With Me Cosmetics na Radiance Tint. So we recently launched this last November. And I've been testing this since nung na-approve ko yung final formulation niya nung May. I always mix this with the Oxycure na Oil Control Moisturizer and create my own skin tint. Nakatuwa lang kasi kahit na medyo sheared out na siya, is maganda pa rin yung coverage niya. It still looks very natural and it's also very long-lasting. It comes in 12 shades. Initially, kasi we are planning to launch another 3 shades na actually hindi talaga siya concealer shade. More on corrector, ganon. Saka namin lalabas yung iba pang shades to complete the range. Ganon! So it can work both for oily skin and dry skin. This is a multi-use base na pwede nyo siyang gamitin pang contour, pwede nyo siyang gamitin eyeshadow, eyelid primer, pwede nyo gawing all-around makeup base, etc. So it's up to you on how you wanna define yung usage niya sa inyo. Ayan. And this coming one, guys, naka-seal siya from 349 pesos. Is 318 pesos na lang siya. For the powder, I still always reach out for the perfect diary powder. I mean, this 2021, ito pa rin yung palagi ko talagang ginagamit and hindi niya ako binigo in terms of oil control kahit pa nakamask tayo. So, this 2021, I still vouch for this. But if naghanap kayo ng pressed powder, ever since I got this product, I always use it na pang set din ng face. This one is from BLK. Ito yung kanilang Airy Matte Perfecting Foundation. This is 499 pesos and I know some of you might think na ang mahal naman. But wait, there's a catch. This is 19 grams. Para na kayong bumili ng dalawang compact powder na merong standard weight na 7 to 8 grams. So this one is 19 grams. Madami siyang laman. I just don't like to use this as a foundation base like yung powder lang kasi preference din. Tsaka hindi talaga nag-work sa kanya ganun. Pero as a setting powder, this one is really nice. I mean the shade Butterscotch, by the way. Yung sa Perfect Diary, I use the shade 03. Oil control, mas maganda pa na si Perfect Diary. Pero eto, pwede na, nanlalaban na din naman yung oil control niya. This 2021, hindi na ako masyado nag-iimbes sa kilay ko. Kasi nung 2018, nagpa-microblade ako ng kilay kay Michebe. And until now, hindi pa ako nakakapagpa-touch up. Pero eto yung kilay ko, ayan na siya. Makapal din yung kilay ko, pero may mga spaces siya, kaya siya mini-microblade. And hindi na ako masyadong gumagamit ng pen or pencil ngayon. Most of the products that I use is always mascara. Kung nanonood kayo sa channel ko, alam niyo yung ilang beses ko nang pin-review sa inyo yung prototype ng aming eyebrow mascara. And I've been testing that for quite some time. Pero syempre, hindi pa siya na ilalabas, so hindi ko pa siya ma-share dito. But for eyebrow products, I highly recommend this one from Anastasia Beverly Hills. I super like the clear ones. If
makapal kilay mo at grooming lang yung kailangan mo, you can always go for mascaras or clear na brow gels kasi it will just keep your brows at bay para hindi siya sabog, hindi siya kalat. Parang may gel yung kilay mo pero it doesn't feel tacky or it doesn't feel uncomfortable unlike nung Sunny's. Around 600 pesos siya pero super worth it siya. So na-compare ko siya doon sa Easy & Co na favorite ko before at saka sa Glossier na boy brows. I still go with Anastasia. Ang ganda talaga ng quality. Wala din siya yung glue effect. Alam niyo yung kapag gumagamit kayo ng mga eyebrow glue na merong puti-puti, hindi siya ganun. Sa eyeshadow, guys, dalawa yung eyeshadow palette na palagang ginagamit this 2021. At ito yung M Cosmetics, tsaka yung sa Squad Cosmetics na Squadlet. So ito sa M Cosmetics, binili ko to directly from the website of M Cosmetics. Pero meron din sa Shopee nito via resellers. Medyo pricey siya. Well, M Cosmetics, yung pricing nila talaga is medyo mataas. Pero so far, ang hindi ko palang gusto sa kanila is yung lip cushion tsaka yung serum blush nila. But this one at saka yung kanilang bake na blush I super love. This is how the packaging looks like. This is the first time na naka-encounter ako ng itong klaseng shimmers na kahit wala kang eyeshadow primer at kahit gumamit ka ng brush is kumakapit siya. I'm planning to get yung orange one. Pinag-iipunan ko pa kasi kakabili ko lang ng maraming makeup sa e.l.f. tsaka sa Sephora. And the packaging, guys, is really beautiful. I mean, oh, diba? May sarili silang molde. Sobrang yaman ng M Cosmetics, may sarili silang molde. Sana all. Another eyeshadow recommendation, if nagarap yung affordable, 99 pesos from Squad. Sa lahat ng eyeshadow palette ng Squad, ito yung pinaka-on-the-go at ito yung pinaka-beginner-friendly because you will not be overwhelmed with all the colors. So, ang gusto kong shade dito is si Sneaky. Tsaka isa yung medyo pink serene ata. Ang ganda din nun. Expect nyo lang dito na medyo may pagka-powdery siya, which is normal naman with other eyeshadow palettes. Pero, in terms of performance, it really works well. Next, for the mascara this 2021, actually, wala akong masyado talaga yung naging holy grail. And at the same time, may tinetest din kasi akong prototype ng Get Ready With Me Cosmetics. For the mascara, isa lang yung marirecommend ko for this year. At ito yung Heroine Make na mascara. Mas na-appreciate ko siya this year. As in, panaghanap ko yung forever sa mascara, this is it. Although, I just have to warn you guys na sobrang hirap niyang tanggalin. Kailangan oil-based cleanser yung gagamitin niyo sa kanya. And even yung mga bomb-bomb na mga cleansers, sometimes it's still hard to remove it with that. Otherwise, nakadikit siya sa pilikpata mo ng 1 week. Ganon besh. Pero in terms of longevity and smudge proof siya, yes, it is. Ang ginagamit ko is si Volume and Curl. Eyelash curler, bago lang to. And I like to use si Shu Uemura before, kaya lang medyo pricey siya. So, nakahanap ako ng magandang alternative which is itong sa Paulash. Since na-receive ko to and since natanggal yung aking eyelash extension, lagi ko siyang ginagamit and it's really nice. I love the shape of this eyelash curler. Ito kasi yung curve niya is hindi talaga, alam yung ganun-ganun. Nakaiba tayo ng eye shape. So, sa eye shape ko, mas nag-work etong sa Paulash versus dun sa Shu Uemura. Sa eyelash glue naman, until now, ginagamit ko pa rin siya. Meron ding eyelash glue si Paulash, kaya lang hindi siya ganun nag-work sa akin, tinry ko. Pinabit ko yung lashes ko, and I still went back to this one. 74 pesos lang ata to from Glad King. If naghahanap kayo ng quality na eyelash glue, you can try this one. Next, let's go for bronzer and contour. So, etong dalawa yung products na palagi nyo nakikita sa channel ko. So, sa Radiance Tint, yung mga deeper shade niya, is pwede nyo siyang gamitin pang contour. And don't worry guys, yung mga merong fair skin tone kasi nasi-shared out naman siya. Kita ko si Tony, ginamit niya to as contour pero lightly lang and nag-work sa kanya considering sobrang puti talaga ni Tony. Like, girl, yung lightest shade namin yun yung shade niya. And no worries mga kabesi kasi we are developing more shades for contour sa Get Ready With Me Cosmetics Radiance Tint. So, liquid ito ng gamit ko. And then sa powder, I am using this one from Milani. I love this one. Nasa 600 pesos siya. Pero ang ganda niya, tsaka ang laki. So, I'm in the shade 02 sa Milani. Hindi ka ma-overwhelm sa product na to kasi very buildable siya. Hindi lang siya super long-lasting, kaya ginagamit ko siyang topper sa aking liquid contour. This one also smells really nice. Amoy siya cocoa butter. Next is for the blush. So, we have creams and we also have powders. So, this coming one guys is naka 50% off si Milk Tint. So 125 pesos na lang siya. Yes guys, we also joined the 1-1 campaign kasi andaya pa rin nagre-request dahil daw hindi umabot yung sweldo nila. Kasi hanggang 27th lang yung last sale namin. So ngayon this 1-1, don't worry guys, from January 1 to January 5 mga dyan, naka 50% off ang mga Milk Tints. So if you still don't have the Milk Tints, this is the best time to get it kasi 50% off kami ngayon. Ito na rin yung New Year gift namin sa inyo mga kapatid. So yung Milk Tints namin is a multi-use product. Pwede siyang gamitin sa eyelids and I recommend na iset nyo siya with powder if gagamitin nyo sa eyelids. Pwede nyo rin siyang gamitin sa cheeks as blush and pwede nyo rin siyang gamitin sa lips mga sis. And this one contains 8 grams of product. Ito yung dalawang shades na gustong-gusto ko talaga. If you want something nude, go for cheesecake. If you want something fresh, go for fruity.
And then if you are into peachy makeup look o kaya naman gusto mo ng color corrector, so ginamit ko siya for today's video, you can get Winter Melon, guys. It really works well as a color corrector. For the powder, I have two recommendations. One is the Milani na Rose d'Oro na powder blush. So this one is a baked blush slash highlighter na rin siya kasi meron siyang shimmer. Itong Rose d'Oro, guys, ang ganda talaga ng shade na to, promise. This one from M Cosmetics, grabe, packaging pa lang waging-wagi ka na. Although sa presyo, malulula ka din sa kanya. Pero itong Venetian Rose ng M Cosmetics, ang ganda-ganda niya, tsaka ang pigmented din niya. Meron na rin siyang shimmer, so this double as highlighter na din. So if you want yung mga shiny blushes, these two are the blushes that I could recommend. So it's a blush that won't make you look flat. For the highlighters, I have two recommendations. If you want powder na baked blush, the Essence Pure Nude, still a classic cult favorite, and ang tagal ko nang ginagamit na to. I even repurchased 3 pieces sa Shopee for some reason kasi gustong-gusto ko talaga tong highlighter na to. It gives off a very natural, subtle blush. If you are into no makeup makeup look, sobrang perfect nito. If you want a cream version naman, itong sa Strokes Beauty, ang ganda nito, yung Face Flash Sparkling Champagne. This one is around 370 pesos. And nakita nyo na to ilang beses sa aking TikTok videos. I really, really like this one. Medyo dewy siya, pero it sets into matte. And I really love how it gives off that natural looking highlight sa skin. Maganda rin siyang gamitin actually sa collarbone, na try ko na. So, if naghanap kayo ng cream highlighter na maganda yung quality, I highly recommend you get this. Yung blush nila, ewan ko, for some reason, hindi siya nag-work sa akin, hindi siya nagustuhan. Pero yung highlighter, this one, definitely must have siya sa akin. Next, let's go with lip products. If naghanap kayo ng gandang pulbo at lip tint, you should definitely try si Get Ready With Me Cosmetics. So, this one has more glycerin than water, making it very blendable. And at the same time, non-drying sa lips. Kasi what I notice is that usually, ang problem ko sa lip tint yung nagsiset siya sa gitna ng lips ko. So, if you're into gandang pulbo at lip tint, I highly suggest you get the Aqua Tints of Get Ready With Me Cosmetics. And then, if naghahanap naman kayo, guys, ng lip gloss na maganda yung quality, I really like this one from Vice. Ang ganda niya. Nakakatawa. Alam niyo sa lip gloss, si Vice Cosmetics for me yung number one so far. I really like the quality of their lip gloss, yung feeling sa lips. And at the same time, medyo high shine siya. This lip gloss from Vice is definitely a must try. Favorite shade ko dito is si Boom Bida Bida. Ang ganda ng shade na to. And then guys, eto, recent ko lang siya na-try, pero I am including this in this video kasi kung naghahanap kayo ng medyo close sa formulation ng Roman, you can try yung Glass Stain ng Detail Cosmetics. Like, nung ginamit ko siya, si Roman kagad yung naisip ko sa kanya. So, naghahanap kayo ng medyo affordable version ng sa Roman, you can try this one. So, this one is in the shade Naked. Ito yung shade na pinakagusto ko sa kanila kasi yung iba is masyadong dark, yung isa naman is masyadong light sa akin na hindi na siya nakikita sa lips ko. So, I really like this shade Naked. Ito yung perfect MLBB for medium skin tone like me. Last but not the least, for bullet lipsticks, I don't know if meron ring stock nito ha, parang wala na ata, pero yung powder pout ng Detail Cosmetics, I still go back talaga sa aking powder pout lipstick. And ito yung shade na napili ko for me. And I love this one, guys. Ang ganda nitong perfect MLBB. It's a warm, muted mauve na kind of pink. It's very perfect for everyday. And last but not the least, of course, I always set my makeup with the So Natural Real Matte Makeup Setting Fix. I've been using this since 2019. I always tell you, makeup can never be 100% transfer proof. There's still tendency na magta-transfer siya. Pero when you do necessary preparations and you set your makeup, mas less na yung nagta-transfer. So this product is my holy grail. Alam nyo yan. If you have dry skin, merong isang version nito na dewy, yung kulay pink. And then the gray one is the matte one kasi oily skin ako. So that is it mga kabesi for today's video. And again guys, Shopee is having the 1-1 New Year sale and they are treating us with Piso Deals, 11% off vouchers, and free shipping with no minimum purchase. So thank you so much mga kabesi for watching this video. If you haven't subscribed to this channel, you might consider subscribing for more makeup, skincare, and lifestyle videos. You can also follow me on my social media accounts. I am May A. Layog on Instagram, Facebook, and on TikTok. I hope and pray that we'll all have a great year ahead. So thank you so much, guys, and I'll see you on my next video. God bless us all, guys, and bye! You got me singing, way-oh, way-oh, oh. You look like a guy who could treat me right.